Hi, this is Julieta Yang Orfiano. Welcome sa video ito. Kung interesado kang matuto tungkol sa accounting, pwede kang mag-subscribe sa channel ko para ma-notify kita sa tuwing may bago akong video. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay tungkol sa basic principles at fundamentals of accounting. Ang accounting ay karaniwang inilalarawan bilang wika ng negosyo, sapagkat ito ang nagiging daan para magkaroon ng communication ang isang negosyo at ang mga taong interesadong malaman ang takbo ng negosyo. Gaya ng namamahala ng kumpanya, may-ari ng kumpanya, mga nagpapautang, empleyado, namumuhunan, at ang gobyerno. Ang accounting ang nagsisilbing paraan kung paano ang mga interesadong outsiders na ito ay magkaroon ng financial information sa pamamagitan ng periodic reports. Ang pangunahing accounting reports ay ang financial statement na binubuo ng income statement at balance sheet. Ito ang end product ng accounting. Ang income statement at balance sheet ang nagbibigay ng financial information sa mga taong interesado upang malaman nila ang financial activities ng negosyo. Ang kaalaman sa accounting ay mahalaga, hindi lamang sa mga accountant, pati na rin sa kahit sinong tao na nagnenegosyo. Ito ang dahilan kung bakit ang accounting ay required sa lahat ng mga estudyante na kumukuha ng business courses, whether they intend to major in accounting or not. Ang tagumpay ng kahit sinong engage in the field of business, gaya ng banking and finance, general management, marketing or taxation, ay nakadepende sa kanyang kakayahan na intindihin, bigyang kahulugan, at gamitin ang mensahe na nilalaman ng financial statement. Sa kabilang banda, ang tagumpay ng isang accountant ay nakadepende din kung gaano siya kahusay umintindi sa accounting procedures at principles, at kung gaano kalinaw at tamang-tamang pagbibigay ng mensahe ng financial statement para i-communicate sa mga taong gagamit nito. Napakahalaga talaga para sa mga estudyante na sa umpisa pa lang ng kanilang pag-aaral ng accounting ay dapat natignan nila at intindihin nila ang why ng accounting process at hindi lang ang pag-memorize ng how of accounting process. Ang mechanics ng accounting ang mas magagawa ng tama ng mga estudyante kung maiintindihan nila ang why of what he wants to do. Ano ba ang purpose ng accounting? Ang mga tao ay nagnenegosyo para kumita at makapag-provide sa kanilang sarili ng kabuhayan. Para ma-accomplish ang ganitong objective, kinakailangan niyang malaman from time to time kung kumikita ba o hindi ang kanyang negosyong pinasukan. At sa pamamagitan ng financial information, malalaman niya ang efficiency ng present operations at magaguide siya for future action. Kailangan rin niyang malaman kung magkano ang halaga ng pag-aari ng kanyang kumpanya at kung magkano ang pagkakautang at a certain date. At sa pamamagitan ng information ito, ay malalaman niya kung maganda ang takbo nito at kumikita. At ang pangunahing goal ng accounting ay makapagbigay ng ganitong klaseng impormasyon sa mga may-ari ng negosyo. Accounting also deals with the analysis and interpretation of actual business performance na ipinapakita sa financial statement. At itong mapanuri at pagpapakahulugan na gawain ng accounting ang magbibigay ng impormasyon sa mga may-ari o may-ari ng kumpanya ng gabay at basihan sa pagbalangkas or formulate at magpatibay sa kanilang financial plan at policies. Sa ganitong paraan, ang accounting information na ito magbibigay daan sa maunlad na pamamahala ng negosyo at pagkita ng maximum profit. Sa pag-uumpisa ng negosyo, meron tayong tatlong klase ng business organization. Ang una ay sole or single proprietorship. Ito ang pinakasimpleng klase ng business structure
ang isang tao ay maaaring mag-set up ng kanyang negosyo. Walang legal na formalidad para mag-set up at mag-terminate ng negosyong ito. Ang pangalan ng negosyo ay pwedeng sa may-ari o ibang pangalan. Legally, walang distinction sa pagitan ng may-ari at ng negosyo. Ang pangalawa ay partnership. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang tao na magkakasundong bumuo ng isang negosyo sa ilalim ng ilang kondisyon. Sila ay magbibigay ng kani-kanilang puhunan at maghahati sa tubo at lugi ng negosyo. Depende sa kanilang kasunduan ng hatian. Magtatala sila ng kanilang kasunduan sa kontratang kanilang gagawin na tinatawag na Articles of Co-Partnership. Ang pangatlo ay corporation. Ito ang pinakasikat na klase ng business organization sa panahon ngayon. Ito ang klase ng business organization recognized under the law as an entity separate from the owners. Ang mga may-ari ng korporasyon ay hindi liable sa pagkakautang ng kumpanya. Ang maaari ng kunin sa kanila ay yung halaga ng pera na i-invest nila sa negosyo. Ito ang dahilan kaya ang ganitong klase ng business organization ang pinaka-attractive form sa mga investors. Ang katibayan ng pagmamayari sa korporasyon ay hinahati sa transferable shares of capital stocks at ang may-ari ay tinatawag na stockholders. Nag-i-issue ng stock certificate ang korporasyon sa bawat stockholder na nagpakita kung ilang bilang ng shares ang pagmamayari. Ang stockholder ay malayang magbenta ng ilan o lahat ng shares na pagmamayari niya sa anumang oras. This transferability of ownership ang isang nakadagdag ng atraksyon ng ganitong klaseng organization. Sapagkat ang investor ay mas madaling makuha ang kanilang pera out of the business. Ano ba ang nature ng business operation? Pagkatapos maglagay ng puhunan na kinakailangang pera para maumpisahan ang negosyo, ngayon naman ay mag-uumpisa na ang operation nito. Ang layunin ng pag-uumpisa at pagbuo ng isang negosyo ay matutukoy kung ano ang nature ng kanilang activities. May mga negosyo na nabibilang sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao, katulad ng laundry shop, beauty parlor, barber shop, law firm, dental clinic, at medical clinic. Ang iba naman ay nagbebenta at bumibili ng mga paninda at commodities, katulad ng grocery store, textile store, drug store, at department store. Meron ding gumagawa ng sarili nilang produkto o yung nagko-convert ng raw materials into finished goods at saka nila ito binebenta, gaya ng furniture factory, shoe factory, at cement factory. So, sa makatwid, meron tayong tatlong klase ng negosyo na maaari nating pasukan. Ang una ay service company. Gaya ng nasabi ko kanina, ang service company ay nagbibigay ng kanilang serbisyo sa mga tao. They generates income by providing services instead of selling physical products. A good example of service company is public accounting firm. They earn revenues by preparing income tax returns, performing audit and asset services, and even doing bookkeeping work. Number two, the trading or merchandising business. Ang negosyong ito ay bumibili ng mga finished product para ibenta for a certain profit. They are business working with different kinds of products. They sell tangible merchandise. They buy and manage inventory, such as products placed on store shelves, accounting for sales through a cash register or point of sale system. Number three, manufacturing business. Ito yung negosyo na gumagawa ng sariling produkto para ibenta. There are any business that uses components, parts, or raw materials to make a finished goods. Ang finished goods na ito ay maaaring ibenta ng diretso sa consumers or sa ibang manufacturer business that use them for making different product.
Kung nagustuhan mo ang videong ito, don't forget to like, share, at mag-subscribe ka sa channel ko para ma-notify kita kapag may bago akong video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. Thank you for watching my video.